Para sesaat sehari tutorial, this is Acho. Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. So for today's video, itatry natin mag-speed test at maglaro ng Mobile Legends gamit itong Gomasim. So ngayon, makikita nyo dyan na may natitira pa akong 23.48GB as of November 9. So, nag-try nga ako nitong Gomasim noong November 4. Pero meron pa akong 23.48GB na natitira. So let's do this speed test. So, kung may globe kayo at medyo or alam nyo mabagal ang SIM dyan sa inyo, so siguro hindi ko mai-recommend na bilhin yung itong GomoSIM. Pero kung kayo naman ay gusto nyo lang talaga ng gawin or gamitin na backup SIM yung GomoSIM, kunyari naubusan kayo ng data dun sa isa nyong SIM card, so pwede nyo itong or magiging advantage to sa inyo. So yun ang kagandahan nito kasi edit sa GomoSIM na expiration data niya at saka pwede nyo i-convert yung MB to call and text. So yun ang kagandahan sa kanya. So ngayon naman, so yun no, i-refresh lang natin. So may nabawas na 10 gig at 10 MB pala, sorry. So 10 MB yung nabawas kada speed test. Try natin maglaro ng Mobile Legends kung ano magiging performance nitong Mobile Legends dito sa area mo. So, yun. So, umpisa na natin yung paglaro ng Mobile Legends. So, habang naglalaro ako ng Mobile Legends, so, di naman ako naka-experience ng lag talaga dito compared dun sa gamit kong globe. So yan guys no, so yan yung laro ko sa Mobile Legends gamit ang GomoSIM. So yung performance naman niya, so sa akin mabilis naman. So titingnan natin kung ilan yung nabawas pagkatapos natin maglaro ng Mobile Legends. Ilang? So ito na nga guys yung natira sa akin na mobile data pagkatapos ko maglaro ng Mobile Legends. So 23.36 yung natira sa akin mobile data. And abangan nyo yung mga susunod kong videos tungkol dito sa Gomo na na-expiration data. So para sa samot-saring tutorial, this is ActoPH.